Patapos na ang bilangan, kaya baka makapagproklama na raw ang COMELEC ng ilan sa mga nanalo sa national posts ngayon Linggo. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Pasay City si Greg Gregorio. Greg, linawin natin ano, may proklamasyon na ba sa national positions ngayong Linggo? Kailan at ano-anong posisyon nito? Yes, Cheryl, batay sa pinakahuling pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia, pinaplano na ngayon ng COMELEC na kapagpagsagawa ng proklamasyon ng 12 nanalong senador sa Miyerkules ng hapon, habang sa Webes ng hapon naman yung para sa party list groups. Pero nakadepende pa rin yan, Cheryl, sa pagdating ng mga COCs na kailangan bilangin ng COMELEC bilang NBOC. Sa kanilang sesyon kahapon ay nasa 159 COCs na mula sa 173 yung kanilang nabibilang. Ibig sabihin, 14 na lang naman na COCs yung iniintay ng NBOC sa ngayon. Cheryl? So ano na lang ang hinihintay para makapagproklama sa national? Itong gusto pang tapusin ng COMELEC yung mga COC na hinihintay? Cheryl, doon sa 14 na COCs na iniintay ng COMELEC, 11 dyan ay manually prepared COCs na dadalhin mismo dito sa NBOC ng mga kinatawan ng embahada o konsulada mula sa overseas polling places. Yung isa pa ay electronic dapat ito na COC mula sa Hong Kong, pero dadalhin na lamang dito sa NBOC. At yung isa pa ay COC na magmumula sa Lanao del Sur dahil nga doon sa kinakailangan pang magsagawa ng special elections. At habang yung isa pa ay manual COC naman dahil may 63 barangay sa BARM na nagsagawa ng manual elections dahil wala pa silang distrito, kaya manual elections muna yung sa kanila. Sa pinakahuling pahayag, Cheryl, doon sa tanong kung iintayin pa ba, doon kasi sa COC na manggagaling sa Hong Kong, nasa 100,000 registered voters pa ang nandyan, dahil yung COC ng Hong Kong, lalamanin yan yung boto mula sa Hong Kong, sa Macau, at ilan pang bahagi ng mainland China. Na-delay yan, Cheryl, dahil iniintay pa noon kung makapagsasagawa na ba ng special election sa Shanghai, dahil hanggang sa mga oras na ito ay nakasailalim pa rin sa lockdown yung lugar na yon. Pero para maipadala na yung malaki pang bilang ng boto mula sa Hong Kong, ay naglabas na daw ng resolusyon ang COMELEC para ipadala na nga itong COC ng Hong Kong at huwag nang intayin yung sa Shanghai na merong nasa 2,000 registered voters na lamang. Doon naman sa Lanao, ayon na kina COMELEC Commissioner George Garcia, ay posibleng hindi na rin ito ihintayin para sa proklamasyon, dahil yun nga nga tubaran ay sa May 24 pa inasang isagawa yung special election. Cheryl? Mm-hmm. So, Greg, yung total ng 14 na COCs na hinihintay natin, kung pag-usapan natin yung bilang ng boto dyan, hindi na siya makakaapekto doon sa nasa pang-12 pwesto sa Senate. Cheryl, doon sa kabuang bilang ng registered voters doon sa 14 COCs, wala pa tayong detalye kung gaano talaga kadami yan, dahil hindi pa naman binibigay yung listahan kung saan pa yung mga mismong manggagaling na ito. Pero kung pag-uusapan yung sa Lanao del Sur, yung bilang niyan ay nasa 8,000 plus registered voters na lamang, at itong sa Shanghai ay nasa 2,000. Kaya pinauna na rin ng COMELEC itong nasa 100,000 registered voters na bubuuin itong Hong Kong, dahil lalamanin nga nito yung 3 lugar pa, Hong Kong, Macau, at ibang bahagi ng mainland China. Cheryl? Mm-hmm. And so ito ay makakasiguro na tayo dun sa 12 senador. Pero dun sa mga hinihintay pang COC, may epekto pa ba yan dun sa mga party list groups? Cheryl, yan din ang tinitingnan ng COMELEC, dahil ang mahalaga nga sa pagdedeklara ng mga mananalong party list groups ay yung bilang ng boto, dahil batay sa computation, lahat ng boto para sa party list groups ay kailangan bilangin, dahil yung 2% nito yung magdedekta kung sino sa mga party list groups ang makakakuha o magkakaroon ng tiyak na slot sa kamera para makaupo sa susunod na mga taon. At syempre, ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kailangan mo nang tingnan yan, dahil lalo na sa ranking, para malaman kung wala na talaga itong epekto. Kaya din, Huwebes pa, inaasahang magproklama ng para sa party list. Cheryl? Mm-hmm.
At may final date na rin ba kung kailan sila magpoproklama sa pagkapangulo at vice-presidente? Nako, Cheryl, yung proklamasyon para sa mga sa nanalong vice-presidente at presidente ay wala sa jurisdiction ng COMELEC dahil nakasaad na ang magdedeklara ng o ang magbibilang ng boto para sa proklamasyon ng mga nanalong vice-presidente at presidente ay Congress at Senate. Ang impormasyon sa May 23 pa magko-convene ang Kamara at Senado bilang NBOC. Pero sa ngayon, Cheryl, yung mga dinadalang COCs dito ay binibigyan na rin ng kopya yung NBOC o yung Congress at Senate para para magamit din nila agad once na mag-convene na sila sa pagbibilang ng boto para sa vice at presidente. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.